My name is Nessa, and this story happened way back when I was 28 years old. Single. Ako yung klase ng babaeng I get what I want, and I get it however I want to. Nobody can boss me around. Kaya after kong makuha yung license ko as an architect, nag-resign agad ako sa firm na pinagtatrabahuhan ko. It was a risk which eventually paid off naman. Ever since then, di naman na ako nawala ng projects. Mas malaki na yung kinikita ko ngayon, tapos ako pa yung boss. Malaki yung kinikita ko, to the point na kaya kong mag-travel after every project. Kahit sa relationships, di ko hinahayaan na maging under ako sa guy. I was the one who's always in control. And I will never let any guy change me. Which is why walang tumatagal na lalaki sa akin. Pero never akong may iniyakan or hinabol sa kanila. Kung di nila kayang magtagal sa akin, edi go, bahala sila. At kahit kailan, hindi ako nagsisi na mawalan ng lalaki. Not that I should. Pero bakit ko pang ihinayangan yung lalaking di ako kayang i-handle? No guy have ever been tough enough to handle me. No guy have ever successfully tamed me. Not until Derek came in my life. Nagkaroon ako ng isang project and dun ko siya nakilala. Siya yung appointed civil engineer ng construction contractor firm. He was 30 years old that time. Guwapo. Nasa 6 or lampas ang height. Tapos, halatang alaga sa gym ang katawan. Siya yung klase ng lalaki na malamang, ikaw pa talaga ang magpa-first move. Kaso, pasa ko. First impression ko kasi sa kanya ay legit na babaero. Paano ba naman kasi? Nung unang client meeting kasama yung contractor team, ilang beses ko siyang nahuhuling nakatingin sa akin. As in, nahuhuli ko siyang pinapagapang ang tingin niya sa buong katawan ko. Tapos, every time na magsasalita ako, lagi niya akong tinitignan ng may nakakalokong ngiti. Nakakailang. Pero I must admit na at the same time, nakakakiliti rin sa baba yung way niya ng paghagod ng tingin. As in, nakakabasa. Kaya lalo akong naiinis sa kanya. A few days passed, and nag-start na yung construction. Di naman talaga ako need na araw-araw na nasa site. Pupunta lang ako kapag may kailangan akong i-inspect or i-supervise na major progress. Since si Derek yung appointed civil engineer, siya yung tumatayong construction supervisor or project manager. Siya yung laging nasa site. Kaya lagi kaming nagkikita tuwing pumupunta ako. Dahil nga sa pagiging bossy ko, lagi kong napagtataasan ng bossy si Derek pag may nakikita akong mali. Mabilis talagang uminit ang dugo ko sa kanya. Ang presko kasi nang dating niya. Kaya kahit maliit na bagay lang, pinapagalitan ko siya. Kahit pa sa kasalanan ng laborer, sa kanya ko sinisisi dahil siya yung project manager. Isa pang reason, grabe talaga yung mga tingin niya. Tumatagos sa mga damit ko kahit gaano pa ako kabalot. Never akong umuwi galing site na di nabasa ang panty ko. Magtiis ka lang ng 4 na buwan. Wika ko sa aking sarili. Lumipas ang mga araw at okay na sana. Kaso something happened nung end of the 3rd month nung minsang mag-site inspection ako. I intended na surprise inspection yung gagawin ko, kaya nagpunta ako nang walang pasabi. Pero ako yung na-surprise. Di ko sinasadya na makita si Derek habang umiiis sa CR ng master's bedroom. Grabe, napako ako sa pwesto ko dahil kitang-kita ko yun. Kaya pala presko tong taong to. Maipagmamalaki naman pala kasi, Dax. Bago pa niya matapos ang pag-ihi niya, ay umalis na rin ako at saka muling bumaba. Maya-maya lang,
ay back to work na ang lahat, pati siya. Kaya pinilit kong tapusin agad yung site inspection. Afternoon, ay saglit kong sinita si Derek tungkol sa mga napansin kong delayed progress ng construction at saka ako umalis kaagad. Hapon na nang makauwi ako at hanggang sa bahay ay hindi pa rin mawala sa isip ko si Derek. Dahil doon, diretso kwarto agad ako. And as expected, basang-basa ako. Mabilis kong tinungo yung cabinet ko at kinuha ko yung mga laruan ko at saka pumunta sa kama. Oo, gumagamit ako ng mga laruan at hindi ko alam kung nakailang beses ako hanggang makatulog ako. Mga bandang 9 PM na ng gabi nang magising ako. Pero dama ko pa rin yung init na nararamdaman ko. It's been almost half a year since nang last na nakatikim ako. And it's been years since nang last na naka-experience ako ng DAX. Ang dumagdag pa sa pagka-ELCO, yung ma-realize na di hamak na baka mas malaki pa yung sa kanya. Kailangan ko ng totoong aksyon. Yun agad ang pumasok sa isip ko. Bahala na. So naligo ako and nagbihis. I intended to go bar hopping at doon ay maghahanap ako ng pwede. Bago pa ako umalis ng bahay, kinuha ko pa ang isang box ng protection sa cabinet ko and dilagay sa bag ko. Pagka-serve pa lang ng drinks ko, nag-selfie na agad ako. Post sa IG story ko. May mga nakipagkilala sa akin, kaso di kubet. Kaya reject and wait lang muna ako. Everything was going according to plan. Then came the unexpected. Why drink alone? Said a familiar voice. Grabe, parang biglang na-excite yung baba. Bakit ngayon pa kung kailan nangangailangan ako? Gusto ko lang mag-unwind. Sagot ko, sabay lingon kay Derek na nakaupo na sa katabi kong barstool. Eh ikaw? Gusto ko ring mag-unwind. Sagot niya, nakaka-stress sa work eh. Lagi akong sinusungitan ng maganda naming architect. In fairness, napangiti ako nang sinabi niya. Maganda lang? Medyo pasungit kong sagot. Baka sungitan ako lalo pag sinabi kong sexy siya. Nilapag niya ang phone niya sa bar malapit sa akin. Sinadya niyang makita kong nabukas yung Instagram and yung account ko yung naka-open. So, ini-stalk mo siya? Tanong ko. Medyo. Pag-amin niya sa akin. Chicks eh, bakit hindi? Of all places, bakit dito pa napili mo? Tanong ko muli, sabay inom ng drinks ko. Nakita ko yung post mo. Familiar sa akin yung background. Besides, masarap dito eh, sagot niya. And masarap daw yung mga umiinom dito. Edi maghanap ka para malaman mo. Pataray na sagot ko. Edi maghanap ka para malaman mo. Pataray na sagot ko. Bakit pa? May masarap nang nasa harap ko eh. Preskong sagot niya. Ayan na naman. Nakiliti na naman yung baba. Hanip talaga. Are you talking about me? So inaamin mo ngang masarap ka. Nakangising sagot niya. Hindi ako sumagot. Naku, nakuha niya ako dun ah. I played hard to get. Well, I'm sorry. It's something that you will never find out. Sagot ko. Saka siya lumapit at sumagot. Well, I guess di mo rin malalaman kung gaano kasarap yung nakita mo kanina. Nanlaki ang mga mata ko. Alam kong nakita mo kung anong meron ako. At alam ko na nag-enjoy ka sa nakita mo. Ang tagal mo ngang nanood eh. Halos hanggang matapos ako. Nang maalala ko yung nakita ko kanina, ay mas lalong nag-init ang katawan ko. Napakagatlabi ako dahil sa sinabi niya at sa image ng nakita ko na naalala ko.
and that was all he needed. We left the bar together. Pagkapasok pa lang ng kotse niya, pinainit niya na agad ako. Saktong pagkatapos ko mag-seatbelt, ay bigla na lang niya akong sinunggaban. As in, marahas. At grabe, wala man lang akong kapalag-palag. Di ko malabanan yung sarap ng pagiging aggressive niya. Pagkalas niya sa akin, ay saka na siya nag-seatbelt at saka pinaandar yung kotse niya. And he made sure na hindi mawawala yung init na nararamdaman ko habang nagda-drive siya. Kung di niya need galawin yung kambyo, ay mananatili lang sa makinis kong hita yung kamay niya. Ang init nung kamay niya. Hindi ko tuloy maiwasang may mabasa. Grabe, Nessa. Basang-basa na. Kailan ka ba huling nakatikim at ganito ka kasabik? Mga 6 months na siguro. Sagot ko. Kaya siguro ang sungit mo sa akin kasi walang dumidilig sa'yo. Bago pa ako makasagot, ay gumitara na siya. Grabe, Nessa. Puro yata jots yung pumapasok. Nakangising wika niya sa akin. Mababaliw na ata ako. Bakit ganito? Bakit lalo akong nataturn on sa mga sinasabi niya? I bet, wala pang nagpahiyaw sa'yo. Humanda ka, Nessa, dahil bubusugin kita. Wika ni Derek. Pero puro ungol lang ang mga sagot ko sa kanya. And just like that, nanghina na ako. Basang-basa nga yung seat ng car niya eh. Yung laylayan ng dress ko, basa rin. Ilang saglit lang, nasa kondo niya na kami. Ganun lang pala siya kalapit mula sa bar. Sa elevator pa lang, gigil na siya. Hanggang sa marating namin ang unit niya. Pagpasok namin sa loob, pag-lock niya ng pinto ay hindi na namin napigilan ang sarili namin. Ang lupit pala niya pagdating sa kama. Hindi katulad ng iba na very gentle sa akin. Si Derek, parang hayop na gustong manakmal. At isa pa, nang makita ko siya na nakatayo sa gilid ng kama, napansin ko na bad boy next door pala yung image niya. Yung gwapo na mamasel, tapos puro tatupa sa katawan. Hoy babae, ano pang hinihintay mo? Preskong sambit niya. Ano raw? Anong tinawag niya sa akin? Pero imbis na mainis, lalo na naman akong na-turn on. Ngayon, ay ako naman ang sumusunod sa lahat ng gusto niya. Grabe ka magsungit, pero heto ka ngayon at nakaluhod. Pagkatapos, ay kung ano-ano pang mga bastos na salita. Ngayon lang ako nakadama ng ganito, para akong kinikilig na ewan. Maya-maya lang, ay hindi na kami nakatiis at tuluyan na kaming nawala sa sarili. Sa kalagitnaan pa ng aksyon namin, nakita kong may biglang bumagsak at nang tingnan ko, yun yung proteksyon na suot ni Derek. Nanlaki yung mga mata ko. Derek, wag, wika ko sa kanya. Baka mabuntis ka? Nakangising sagot niya. Sorry sa'yo, Nessa. Pero akin ka na ngayon. Di na kita pakakawalan. Marahas na wika ni Derek. Tuluyang gumuho ang lahat ng pagtutol ko sa sinabi niya. Ayoko mang aminin, pero kinilig ako doon. Hinayaan ko na lang si Derek sa gusto niyang gawin sa akin hanggang sa matapos kami. Nang magkalas kami, ay nakatitig pa rin siya sa akin. Para akong bagong kasal na babae. As in nakangiting tinititigan ko lang yung gwapo niyang mukha. Akin ka na mula ngayon. Pabulong na deklara niya. Kahit ilang beses mo pa akong sungitan, Nessa, akin ka na mula ngayon. Ewan, pero kinilig ako sa sinabi niya kaya napangiti lang ako. Opo, malambing na sagot ko. Sayong-sayo na po. Hindi ko akalain na kusa akong nalagyan ng po yung sagot ko. I hate it. Napaamo niya ako dahil sa kama. Maya-maya, ay naghamon ulit si Derek ng round 2.
Napatango na lang ako habang nakakagat labi. After that, nakatulog na kami. Aaminin ko na namiss kong makatulog ng maayos habang may nakayakap na lalaki. Tapos possessive ng dating ng yakap niya, nakakakilig na ewan. Madaling araw nang magising ako. Ay hindi, ginising pala ako ni Derek. Balak na naman kasi niyang umisa. So nauwi na naman kami doon hanggang makatulog ulit. Mga 10:30 a.m. before lunch nang magising kami. Naligo muna ako pero dahil wala akong pampalit, pinahiram niya ako ng hoodie na naging oversized sa akin. In fairness, ipinagluto niya ako ng lunch which we ate together bago niya ako hinatid pa uwi. Ginamit niya ulit yung charms niya bago pa ako makababa ng car niya. Bago ko pa makalas yung seatbelt ko, bigla niya akong sinunggaban. Mabilis na nawala yung depensa ko kaya napaganti na lang ako sa kanya. Isa pa, Nessa. Sa ibabaw naman ng kama mo, bulong niya sa tenga ko. So yes, nagtampisaw kami overnight. Grabe talaga tong lalaking to. Dalawang sunod na overnight akong napapayag na maging kanya. Buti na lang, a few days after that ay dinatnan ako. After that, naging maayos na ang pakikitungo ko kay Derek. Hindi naman palagi dahil baka makatunog yung mga tao sa paligid namin. Pero what's funny and good thing about it is every time na masusungitan ko siya, magpapakita siya sa harap ng pintuan ko pagkatapos ng trabaho. At pagkatapos ay magtatampisaw kami overnight. Kaya minsan, sinasadya kong sungitan siya, lalo na pag miss na miss ko na siya. Nang matapos na ang project namin, we formally started going out on dates. Then after a few weeks, we made it official. Since naging habit ko na mag-travel as reward to myself after a successful project, nag-share gawa ko with Derek after naming gawing official ang relationship namin. Grabe siya. Dahil sa swimsuit ko, takaw tingin ako sa ibang guys. And dahil sa selos, gigil na gigil sa akin si Derek pagdating ng gabi at nag-enjoy ako ng sobra. After a year, he proposed and I said yes. About 2 months after ng engagement namin nang pumutok ang pandemic, so medyo nag-lessen ang projects. To make it practical, we agreed to live in since engaged naman na kami. We chose his condo since maganda yung acoustic soundproofing ng unit niya. We can go all out nang hindi kami nare-reklamo. Di naman perfect ang relationship namin, except sa natural na nasusungitan ko siya. May mga arguments din kami minsan. Pero lagi kaming nagkakaayos sa pamamagitan ng matinding bakbakan.